paano ba makabenta or paano mo ba mapapabili yung mga prospects mo. Ito magandang pag-usapan. Kahit gaano kaganda nung binibenta mo, kahit gaano kalupit nung products or services mo, kapag hindi mo sila napapabili, no, or wala kang nabibenta, wala din, di ba? So, unti-unting mamamatay yung negosyo mo. So, sa video na to bibigyan kita ng tatlong tips. At kapag tinapos mo tong video na to, alam mo na paano mo mapapabili, alam mo na paano mo mako-close at mabibentahan yung mga clients at prospects mo. So, ready ka na ba? Number one, make sure na yung tinatarget mo na prospects ay meron ng kagustuhan kung ano yung binibenta or in-offer mo. In other words, make sure na right people, right prospects yung kinoclose mo or yung binibentahan mo. Okay? Madami mga marketers, sila yung parang needy, no? Sila yung nagkukonvince ng mga prospects, no? Yung mga ganong klase ng strategy, yung parang ikaw yung naghahabol, malamang hindi pa nila na-discover yung power ng attraction marketing. So ikaw, ang goal mo, make sure na i-qualify mo muna yung prospects mo, no? Sabihin natin, sa ads mo, kina-qualify mo na sila, no? Sa lead capture page mo, ika-qualify mo na sila. Okay? Para ikaw, hindi ka na magkukonvince. Ang gagawin mo na lang is to answer those possible objections and mga questions na nasa isipan nila. Ganito kasi yan. Kaya sila nag-opt-in sa sales process mo. Kung may sales funnel ka na, ha, ay dahil meron na silang desire. Meaning, nagustuhan na nila or meron na silang existing na kagustuhan sa products or services mo. Okay? So, wag na wag kang magko-convince. Make sure na yung tinatarget mo ay meron ng existing desire sa offer mo. Okay? Tapos ikaw, ang goal mo na lang ay maging tulay, no? Maging tulay sa desire na gusto nilang maabot. Let's say, nasa health and fitness ka, no? Ikaw yung magsisilbing tulay ng mga tamang prospects na to para makuha nila yung desire nila na maging healthy. Gets? Tip number two, kailangan aware ka na hindi talaga lahat ay bibili. No, hindi lahat ng nag-i-inquire sa ads mo, hindi lahat ng mga yan, at hindi lahat ng makakapanood ng sales presentation mo ay mag-take agad ng action. So, ganito kasi nag-work yung conversion rate sa online marketing. No? Sa kada 100 leads, 3-5%, ito yung pinaka mababa, okay? 3-5% yung talagang hot buyer or magti-take ng action. Ibig sabihin, sa kada 100 leads or kada 100 inquiries mo, no, meron kang 3 or 5 sales na makukuha. Depende sa quality yan ng sales process mo. Sino dito yung nag-ads na tapos ang dami mong inquiry, kaso nga lang wala kang sales funnel. Kaya mano-mano mo sinasagot yung mga inquiries ng isa-isa, no? Tipong kahit madaling araw nagigising ka tuwing may tutunog sa cellphone mo dahil kailangan mo sagutin yung mga inquiries, kailangan mo sagutin yung mga tanong ng prospects mo. Sino yung ganon? Ang problema, dahil nga karamihan sa mga magiging leads mo or 97% sa kanila ay hindi agad bibili, no? So parang nasunog lang yung oras mo, parang nagsunog ng kilay at parang nagsayang ka lang ng oras sa kakadudot ng cellphone mo, di ba? So very important na gumamit ka ng automation strategy para ikaw, ang kakausapin mo na lang ay yung top 3 or 5% na ready nang bumili sa iyo. Okay? So make sure you build sales funnel, make sure na meron kang automation strategy sa business mo. Pangatlong tips, mag-build ka ng relationship sa prospects mo. Okay? Siguraduhin mo na nag-build ka muna ng relationship. Kailangan meron kang strategy or paraan para makilala ka nila, para magustuhan ka ng mga prospects mo. Very important yung trust, guys, sa mundo ng selling, no? Kasi kahit nabanggit ko kayo na kahit gaano ka tindi ng products mo, kahit gaano ka effective niyan, kapag medyo skeptical at walang tiwala sa iyo yung prospects mo, hindi mo pa sila makapabili. So ngayon ang tanong, paano ka makakapag-build ng relationship? Paano mo ba magagawa yun? Pwede mong ipakita ng madaming beses yung offer mo sa kanila. Sa madaling salita, yung tinatawag na follow-up. So gamit ka ng email follow-up, retargeting ads, or messenger marketing follow-up.
So that's it for this video. I hope marami ka natutunan. If yes, i-comment mo sa comment section sa baba yung mga natutunan mo. And kung gusto mong matutunan paano mag-build ng funnel, yung di mo kailangan gumastos ng malaki, yung di mo kailangan ng technical background, yung di mo kailangan ng mga expensive na funnel builder, i-click mo lang yung meron dyan sa comment section, panoorin mo yung free video training na bibigay ko sa'yo. See you, bye-bye.